Hello guys! May order po tayong bibingkang malagkit. Ibabahagi ko sa inyo kung paano gumawa nito, kung magkano ang pwede nyong kitain at konting tips. Tara, umpisa na natin! Gagamit po tayo ng 1 kilo ng malagkit na bigas. Huhugasan natin nito ng 3 beses. Nasa dulo po ng video ang ating costing. Kung gusto niyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Maglalagay po tayo ng 2 cups ng water, 1 cup ng kakang gata. Maglalagay din tayo ng 1/2 cup ng washed sugar at hahaluin natin ito. Tatakpan natin at isasalang natin ito sa medium heat. At kapag kumulo na po, hahaluin natin ito ng bahagya para umilalim pa ang ating gata. Tatakpan natin muli para maluto pa. At ang next naman ay gagawa naman tayo ng pang-toppings, ang ating sweetened latik. Maglalagay lang tayo sa pan ng 4 na cups ng kakang gata. Sasalang natin ito sa medium heat. Maglalagay naman po tayo ng panutsa. Ang timbang po nito ay 540 grams. Maglalagay din po tayo ng rock salt pang balance ng tamis at hahaluin natin ito. Ang pagluluto po ng sweetened latik ay depende po sa lakas ng inyong apoy. Ito po, 1 at a time ko lang itong inahalo. At kapag lumabas na po ang coconut oil, indikasyon po ito na luto na ang ating sweetened latik. Pwede nyo rin pong bawasan ang ating coconut oil. I-assemble na po natin ito. Ang gamit po natin na bilao ay medium or size 14. Nilagay ko lang po dito ang ating malagkit na kanin at hina-flat ko na po ito. Bago po natin nilagay ang ating malagkit na kanin, naglagay muna tayo sa ating malinis na dahon ng coconut oil. Kapag na-flat na po ito ng mabuti, maaari na natin ilagay ang ating sweetened latik. Ito po, tumigas na yung ating sweetened latik. Kaya nahihirapan akong i-flat siya sa ating malagkit na kanin. Pero pwede naman po natin itong remedyohan. Sana po ay meron kayong napulot na idea sa video ito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Pag nahihirapan po kayong haluin, ilapat, salang nyo lang uli para lumambot. Tigas eh.
And kapag malambot na po, pwede na to. Off na natin. Halika na. So ayan, simutin muna natin yung nasa sandok natin. Ayan po, napakadali lang yan i-flat sa ating ano, malagkit na kanin. Oh, diba? Yan, madali lang siyang sumunod. So yan, i-cover lang natin lahat ng ating malagkit na kanin. Tips lang po, lalo na po sa mga walang physical store, no? Mas maganda kasi na lagi kayong nagpo-post sa inyong FB or FB page. Gawin yung story or reels. Kasi ako, no, bukod dun sa may physical store na ako, share ko lang po na nakakakuha po ako ng mga big order or like nito, yung mga bilao-bilao sa aking FB page or sa FB na account. Pwede din kayo sumali sa mga group tapos i-post nyo yung mga niluluto nyo. Ayan po, ini-slice na natin ang ating bibingkang malagkit. Minsan po, nagre-request yung mga customer ko kung pwedeng i-slice ng maliliit, ganon. May mga special request po sila. So yun, ginagawa din po natin yun. Ayan po, tinatanggal naman natin yung mga excess leaves natin para mas madali po siyang i-cling wrap. At para naman po sa ating costing, nag-costing po tayo based sa ating mga napamili. Nabili natin yung malagkit na bigas ng 57 pesos, ang panutsa 60 pesos, yung ating nyog 60 pesos, salt piso, tapos yung bilao po na medium na gamit natin na 14 inches ay 20 pesos at yung dahon ay 3 piso. So yung naging puhunan po natin ay 198 pesos. Ang bentahan ko po nito ay 500 pesos. Pero yun nga po, depende rin po sa inyo yun. Depende po sa inyong puhunan. At ang pwede nyo pong kitain ay 302. Sana po ay nakatulong ako sa video ng ito. Thank you for watching!